Pabalik na si Allison sa kanila dahil baka umiyak na at magising si Marcus nang mapansin niyang ilang aninong tila nag-uusap sa isang sulok na madilim. Kilala niya ang mga ito, si Nakakarding at ang dalagang anak nitong si Casey. Bakit nasa dilim ang mga ito? Nakikita niya ang apoy sa mga mata ni Kakarding na panay ang tingin ng masama kay Anthony. Balita niya pinaalis na si Kakarding dahil nga sa pagnanakaw ng ani. Nakaramdam ng kakaibang takot si Allison para kay Anthony ng sandaling iyon. Bakit pati si Miles naroroon? Halos ayaw padapuan ng lamok ng mag-asawa ang anak nilang iyon, kaya palaging nasa loob lamang ng bahay. Naging kaklase niya ito noon sa elementarya. Nasagap agad niyang balitang palaging may nagbabanta sa buhay ni Anthony. Wala naman kasi siyang inaalam na ibang balita kundi tungkol sa binata lamang. Hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng mga ito, pero mukhang nagpaplano ang mga ito. Pagkatapos ay nakita niyang inabot kay Miles lang isang bote na hindi niya malaman kung ano, pero parang alak, at nagtungo ang babae sa kasiyahan habang nagkukubli ang ama nito sa dilim. Maya-maya ay may tatlo pang aninong dumating, kinausap ni Kakarding, at apat na silang nagkukubli sa dilim. Nakuyuyo si Allison sa nangyayari at kung bakit biglang nagpunta ang anak ni Kakarding sa kasiyahan. Gayong ang balita niya, tinanggal na ni Anthony si Kakarding bilang tauhan. Mula sa tagong halamang kinukublihan, malino na nakita ni Allison ang balak ni Miles. Nakita niyang nakahilubilo ito sa mga tagasilbi at pagkatapos ay tinangkang lapitan si Anthony, dala ang baso ng alak na galing sa bitbit nitong bote. Inamoy muna ito ni Miles bago palingalinga sa paligid na parang sinisipat kung may nakakapansin sa kanya. Alam ni Allison na parang may hindi tama. Nakita rin niya ang takot sa mukha ng dalaga. Si Miles ang tipo ng babae na hindi nakikisalamuha sa maraming tao, lalo na sa mga taga-asyenda. Kaya nagtataka siya kung bakit kailangan itong magpunta doon. Nakita ni Allison ang pagtatangka ni Miles na lapitan ulit si Anthony para mukhang alukin ulit ng alak na hawak nito. Ano ang meron sa alak na hawak nito? Dahil sa kuryosidad, hindi na malaya ni Allison na nakalabas na siya ng kinukublihan at nakapasok na sa bakuran. Kita na siya ng ilan. Iaabot na sana ni Miles ang alak kay Anthony. At dala ng pag-aalala naman ni Allison para sa kaligtasan ng binata, napahakbang na mabilis ang dalaga para sana pigilan si Miles. Pero naunahan siya ni Stephen Marcus. Ininom nito ang dalang baso ng alak ni Miles at saka ito masungit na nag-utos, nadalhan pa sila ng maiinom. Gusto sanang pigilan ni Allison si Marcus. Pero hindi naman niya magawa dahil hindi naman siya ganun kasigurado at baka mali ang hinala niya. Isa pa, wala siyang balak na magpakita kay Anthony. Narinig naman ni Anthony ang boses ng kapatid sa likod niya, kaya napatingin ito sa gawin ni Stephen Marcus. Nakita niyang kinakausap ni Stephen si Miles at sinaway ito ni Anthony. Saka inutusan ng babaeng kumuha na lamang ulit ng alak, pero mabilis na lumakad si Miles. Patungo yon sa gawin niya. Kaya laking gulat ni Allison na magtama ang paningin nila ni Anthony. Dahil sa kabiglaan, natulala si Allison at saglit na hindi nakagalaw. Mabuti na lang at nagawa ng dalagang labanan ng takot at pinilit humakbang upang makaalis ka agad doon. Allison? Hindi malaman ni Anthony kung namamalikmata lamang ba siya. Pero kilala niya ang bulas at bultang babaeng nadaanan ng mga mata niya. Kumalabog ang dibdib niya pagkakita sa mahaba at makintab na buhok na iyon. Tinatamaan ang ilaw mula sa poste na malapit sa halaman ng bulto, kaya hindi niya masipat ang muka. Pero nang humakbang ito palayo sa ilaw, kitang-kita niyang maamo nitong muka at hindi siya maaaring magkamali. Si Allison nga nakikita niya. Ali! Si Allison ang babaeng nakatayo. Tatayo na sana si Anthony nang marinig niya ang boses ni Stephen na pinapagalitan ng anak ni Kakarding. Kaya napalingon siya dito. Nasundan niya ng tingin si Miles nang tumakbo ito palayo at dumiretso sa madilim na lugar. Mabuti na lang pala sinundan niya ng tingin si Miles dahil nakita niya. Papalapit ito sa kinaroroon na ni Allison. Ali, wait! Sigaw ni Anthony. Si Miles naman tumakbo patungo sa madilim na bahagi. Napatda si Allison na makitang nakita siya ni Anthony. Anong gagawin niya? Handa na ba siya ngayon? Ano naman kung nakita niya ako? Bakit ba ako natatakot? Wala siyang alam, hindi ba? Sita ni Allison sa sarili. Pero napaatras pa rin siya.
Hindi kasi alam ni Allison kung ano magiging reaksyon kapag nakita ulit ito ng malapitan, kapag nakausap, kapag naamoy. Natatakot siyang ipagkanulo siya ng sariling damdamin. Nakakatatlong atras na si Allison bago nakakuha ng lakas ng loob na tumalikot para sana tumakbo, pero nakalapit na si Anthony sa kanya. Ali, kailan ka pa dumating? Bakit nandito ka sa dilim? Anong ginagawa mo dito? Malamok dito. Ayaw mo sa lamok, di ba? Sunod-sunod na sabi nito habang hawak ang braso niya. Ang hawak nito at ang tono nito, ganun pa rin katulad na katulad ng Mark na kasama niya sa batis. Nanlambot ang tuhod ni Allison sa pagkakarinig ng boses ng lalaking minamahal niya nang sobrang tagal na. Malayo ito sa boses ni Anthony noon sa resto, at ang tinig nito sa kanya ngayon ay katulad pa rin ang titig ni Mark years ago. Hindi nagbago ang trato at titig nito sa Allison na kababata nito, pero kapag nalaman kaya ni Anthony na ang Allison iniingatan niya noon ay nagtrabaho sa resto noon, ganun pa rin kaya ang makikita niyang titig dito? Biglang nagflash sa isipan ni Allison ang puot na nakita sa mga mata ni Anthony noon sa tulad niya, pati ang mga masasakit na salitang binitiwan nito, maging sa uri ng pagtrato nito sa kanya noon. Hindi na natapos ni Allison ang sasabihin dahil bigla siyang hinablot ni Anthony at niyakap ng mahigpit. Miss na kita, Ali, sabi nito. Binitawa naman agad siya nito, pero ginagap ang kamay niya at hindi iyon binitiwan. Ali, yung dati, may gusto sana akong sabihin at itanong. Halika, doon tayo, umupo sa table namin, sabi ni Anthony. Naku, senyorito, nakakahiya po dyan, sabi ni Allison. Muntik nang tawaging Mark ang binata. Mark, sweetheart. Mark, remember? Nakalimutan mo na ba? Tila may himig ng tampong, sabi ni Anthony. Ah, oo nga pala, Mark. Ano kasi, may sinabi lang talaga ako sa inay, kaya ako na pa rito, Mark, sabi ni Allison. Nauutal siya habang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Please, Ali, ang tagal kitang hinintay makauwi. May gusto sana akong sabihin, Ali, sabi ni Anthony. Ah, sa ibang araw na lang siguro, Mark. Baka kasi magising ang anak ko na wala ako sa tabi niya. Umiiyak yun kapag wala ako eh. Yun lamang ang nasabi ni Allison. Yun nga lang, yun ata ang pagkakamali niya. Anak? Nag-asawa ka na, Ali? Kailan? Tanong ni Anthony na mas lumapit sa kanya, kaya halos ramdam niyang hinangan ito sa kanyang muka. Saan mo siya nakilala? Bakit? I mean, hindi nag-asawa ka na ba talaga? Yung totoo, Ali? Halos pabuling ang huling tanong ni Anthony. Para siyang binagsakan ng langit at lupa, bagamat may mga haka-haka at may ilang kumakalat na balita noon, hindi ito pinansin ni Anthony. Patuloy siyang umaasang uuwi talaga si Ali, ang kanyang Ali, at makakausap pa niya. Handa na siya ngayon, hindi na siya batang payatot, hindi na siya manginginig humarap sa nanay nito, at lalong-lalong kayang-kaya na niya itong ipaglaban sa ama. Pero huli na pala, nakakailang hakbang na palayo si Allison nang hablutin ito ni Anthony. Wait, Ali, ihahatid na kita, madilim ang daan papunta sa inyo, sabi ni Anthony. May dala naman akong flashlight, Mark eh. Okay lang naman, sabi ni Allison. Pero may dulot na haplos sa puso niya ang paghabol nito sa kabila ng mga sinabi niya. Pero may kailangan siyang itago. May dapat siyang protektahan. Bukod sa isang katotohanan na alam ni Allison na dapat niyang iwasan si Anthony dahil maging siya, hindi sigurado kung kaya niyang manatiling relax sa harapan nito. Still, gusto kong ihatid ka. May phobia pa rin ako sa ahas hanggang ngayon, Ali, sabi ni Anthony. So please, let me take you home. Hindi naman siguro magagalit ang asawa mo kung ihahatid kita, sabi ni Anthony. Ah, wala naman dito ang asawa ko eh. Nasa Maynila siya, sabi ni Allison. Ewan niya kung anong nag-udyok sa kanyang sabihin niyon. Hindi niya alam kung gusto ba niyang sabihin niyon para makampante si Mark na walang magagalit sa oras na iyon, o gusto niyang ipangalandakan na may asawa na siya at nasa Maynila nga lang. Nakita niya ang saglit na pagdaan ng galit sa mga mata ni Mark, natitig na titig sa kanya. Kahit malamlam ang liwanag ng buwan, kita niya ang paglungkot sa mukha ni Anthony. Pero bakit? Naging mabagal ang paglalakad ni Allison.
dahil nagtago ang buwan sa mga ulap at tila nakikisama naman ang flashlight na dinampot niya kanina dahil umaandap-andap na ito. Sinadya ni Anthony na hindi ilabas ang cellphone para tanglawan si Allison. Alam niyang kakapit ito sa kanya katulad ng dati. At hindi nga siya nagkamali. Hindi pa rin nagbabago si Allison. Matatakutin pa rin ang kanyang ali. Kumapit si Allison sa dulo ng polo ni Anthony. Pero kinuha ni Anthony ang kamay nito at buong higpit na hinawakan. Saka inakbayan, inilapit sa kanya. Saka sila nagpatuloy sa paglalakad sa kadiliman. Halos yakap na niya si Allison habang mabagal na naglalakad. Ali, saan mo nakilala ang asawa mo? Biglang tanong ni Anthony out of the blue. Nagpanik si Allison dahil hindi pa niya napapaghanda ng sasabihin kaya hindi ka agad siya nakasagot. Humigpit ang hawak ni Anthony sa kamay ni Ali. May kailangan ka bang sabihin sa akin, Ali? Sabi ni Anthony. Para kasing napansin niya na nabalisa si Allison. Nagtuloy sa paglalakad si Allison at iniwasang sagutin ang tanong niya. Pakiramdam ni Anthony, alam na niyang sagot kaya lalong humigpit ang hawak ni Anthony sa balikat ni Allison. Nang ilang hakbang na lamang sila sa bahay nila Allison, saka nagsalita ang dalaga. Anthony, yung asawa ko kasi. Pero hindi na nasabi ni Allison ang dapat sabihin. Dahil iyak ng kanyang anak ang narinig niya. Palahaw na iyon, kaya nataranta na si Allison at napapasok bigla sa kanilang bahay. Sa gulat naman ni Anthony, napasunod siya sa pagpasok sa barong-barong nila Allison, kaya nakita niya na umiiyak ang anak nito. Bilugan ang mga mata ng bata at medyo wavy ang buhok. Hindi ito mapunti pero hindi rin naman kakulay ni Allison. Ewan ni Anthony kung bakit biglang may bumundol na kung anong bagal sa kanyang dibdib. Para siyang biglang kinabahan. Pero dahil nataranta si Allison sa malakas na iyak ng bata, hindi muna ito pinagtuunan ng pansin ni Anthony. Malamlam ang bumbilyang gamit sa silid. Mga lumang modelo pa kasi ang bumbilya, yung kulay dilaw pa ng liwanag. Anak, ano ba nangyayari? Huwag ka nang umiyak, nandito na si Mama. Sorry, nag-CR lang naman si Mama eh. Alo ni Allison sa anak. Habang yakap-yakap ito't inuugoy-ugoy pa. Pero nanatiling malakas ang iyak ng bata. Hindi napigilan na Anthony na titigan ang batang matambok ang pisngi na walang tigil sa pag-iyak. Tansya nila, 2 taon o 3 gulang na ito. Malaki kasi ang bata. Mana siguro kay Allison ang malaking bulas. Baka malaking bulas din ang ama. May sumirit na kirot sa dibdib ni Anthony nang maaalalang inamin ni Allison na may asawa na ito. Anong masakit anak ha? Sabihin mo kay Mama. Inaway ka ba ng monster ha? Namimiss mo na ba si Lola? Alo pa rin ni Allison at pilit pinakakalma ang bata. Pero nagpatuloy ito sa pag-iyak. Kinarga na ito ng tuluyan ni Allison mula sa lapag at inalo-alo. Inikot ni Anthony ang paningin sa kapaligiran ng bata at nakaramdam ng habag sa bata at sa babaeng naging laman ng puso niya. Kung sana nagtagpo ang kanilang landas nitong huli. Sana hindi ganito ang kapalaran ni Allison at na magiging anak nito. Hindi niya pababayaan ang ganitong sitwasyon na mag-ina niya. Nakuyom ni Anthony ang kamao. Ang talim ng galit ay sumingit sa puso ng babaeng gusto sana niyang sambahin. Dinukot ni Anthony ang cellphone, saka binuksan ang flashlight para mas maliwanag. Pagbukas niya ay nahuli ng gilid ng kanyang mga mata ang isang kulay itim na mabilis na sumikil sa ilalim ng karton na tila lagayan ng mga abubot ng damit. Malaki ang nakita niya at biglang natakot si Anthony. Ali, let me hold your son, sabi ni Anthony. Bakit? Basta, I need to check something, sabi ni Anthony. Tumango na lang si Allison. Natatakot na siya sa walang tigil na pag-iyak ng bata. Marcus anak, karga ka muna ng Tito Anthony ha? Huwag ka nang mag-cry baby, mabait si Tito, sabi ni Allison. Dahil bagong mukha si Anthony, baka matakot ang anak. Nadulas siyang banggitin ang pangalan nito. Mabuti na lang, mukha namang hindi na pagtuunan ng pansin ni Anthony. Kinarga nga ni Anthony ang bata, saka nilabas ng silid na iyon. Iniupo sa sala. Ginawa niya iyon dahil nagpapanik na si Allison. Muling binuksan ni Anthony ang cellphone at sinipat ang bata. Kinakabahan si Allison na makitang sinipat ni Anthony ang anak at tila may hinahanap. Huwag sanang hubaran ang kanyang anak. Huwag sanang sipatin ang likod nito. Please Lord, wag po sana.
dasal ni Allison. Pero walang makita si Anthony sa paa ng bata. Na kahit anong bakas, umakyat ang ilaw ng cellphone ni Anthony sa may kamay ng bata. Sinipat pa rin hanggang dulo ng daliri. Pero wala siyang makitang bakas. Muling umiyak ang bata at biglang yumakap ang bata sa leeg ni Anthony. Saka sumiksik doon. Muling bumalik ang tila silakbo ng kabog ng dibdib ni Anthony. Lalo na nang yakapin siya ng bata at aluin. Hinimas niya ang ulo nito, pinunasan ng luha. Makapal ang buhok ng bata kaya hinawi-hawi niya habang inaalo. Pagdampi ng kamay ni Anthony sa bandang tenga ng bata, muli itong pumalaho ng iyak. Oh shit! Agad na niyakap ni Anthony ang bata, saka hinawi dahan-dahan ang malagong buhok na nakatakip sa tenga nito. Ang kanina pa hinahanap na bakas ay nakita ni Anthony sa wakas. Alam ni Anthony na nasasaktan ng bata, kaya hinalik-halikan nito ang pisngi at inalo-alo. Hindi maintindihan ni Anthony kung bakit apektado siya sa iyak ng batang iyon. Sa tenga na kagat ng daga ang anak ni Allison, sa laki ng sugat nito, malamang malaking daga yun at delikado. Sweetheart, he was attracted by the huge rat. May malaking daga sa silid niyo, sabi ni Anthony. Ano? Saan? Nagulat na sabi ni Allison. Kaya naman ipinakita ni Anthony ang sugat sa tenga na natutukan ng flashlight ng cellphone ni Anthony. This is serious, Ali. Delikado ang kagat ng daga. Kulay itim na kita ko kaya hindi ito dagang bukid lamang. May rabis ang ganong uri ng daga. At kapag nilagnat ang bata, delikado yun, Allison, sabi ni Anthony. Namutla si Allison. Minsan ang nagkasakit ng tigdas ang anak niya. Ang kagandahan sa Maynila, paglabas mo ng kalsada, ay may tricycle agad. Samantalang sa kanila, paglabas mo ay puro palayan. At ang kapitbahay mo para hingan ng tulong ay isang kanto ang pagitan. Anong gagawin ko? Anak, okay ka lang ba? Kailangan matingnan siya ng doktor para maturukan ka agad anti-rabies o antibiotic or anything else, Allison, sabi ni Anthony. Nagpapanik na din ang binata. Agad na kinuha ni Allison ang wallet at kinuha ang jacket ng anak. Kinuha ni Allison ang anak sa kandungan ni Anthony. Saka mabilis na nagpunta sa labas. Wait, Allison. Stay here. I'll get my car. Pigil ni Anthony sa paglalakad sana ni Allison. Nakakaabala na kami sa iyo, Anthony. Kaya ko namang lakarin yan. It's almost 10, Allison. Makarating ka man ang patak, wala kang masasakyan kaagad. Please let me help you. Let me do something for you this time, please. Pakiusap ni Anthony. Hindi na nakakibo si Allison matapos ma-realize na tama si Anthony. Stay here. Please, saglit lang ako, okay? Relax ka lang, sabi ni Anthony. Nang makitang nagpapanik si Allison, bugso ng damdaming nakatago at inaalagaan, muling niyakap ni Anthony si Allison at napapagitan ng walang malay na anak. Nakaalis na si Anthony pero parang naiwan pa rin ang amoy at masarap na pakiramdam ng yakap ng binata.